Magandang umaga, Pilipinas. Astronomical data naman po tayo sa ngayon. Ang ating pong sunrise, yan ay inaasahan pagsapit nitong 6:90 ng umaga. Kung maaliwalas po ang panahon sa inyong lugar, maswerte po kayo makikita si Haring Araw ngayong Lunes. Ang ating naman pong sunset, 35 minutes makalipas ang alas 5 mamayang hapon. Sa ating namang moonrise, yan naman ay pagsapit nitong 3:33 a.m. Moonset natin, 22 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Sa atin naman pong face of the moon, bibida sa kalangitan mamayang gabi ang isang waning crescent moon. Ito po ay nangyayari kapag ang less than half ng buwan ay naiilawan ng araw. At dahil ngayong bahagi ng buwan na naiilawan ay nababawasan o lumiliit, ito po ay itinuturing natin na waning o decreasing. Ano naman kaya ang epekto nito sa ating mga tides? Courtesy of National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA, inaasahan natin na pagsapit ng 8:18 p.m. ang high tide natin aabot yan sa 0.91 meters. Low tide naman natin tutungtong sa 0.07 meters. Yan naman po ay sa ganap na 3:44 a.m. At bagamat nga ilang bahagi pa rin ng ating bansa ay nakakaranas nitong mga epekto ng bagyo, ilang biyahe na rin ang akansilado, particular na yung mga biyaheng pangkaragatan. Kaya naman narito yung updates mula sa Philippine Coast Guard. So sa pinakahuling datos kagabi, dakong alas 8 po yan, umabot na sa 12,655 na mga pasahero ang hindi pinayagang bumiyahe dahil po yan sa masungit na lagay ng panahon. Umabot naman sa 1,082 na rolling cargoes yung nanatili sa mga pantalan dahil pa rin yan sa masungit na sitwasyon ng karagatan. Mayroon namang 55 vessels o yung mga barko na nanatili rin sa mga pantalan dahil po sa masungit na sea condition, kasama rin dyan ang 7 motor bunkers. Kuha naman tayo ng update mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil po dito sa Typhoon Nina, umabot na sa 218,073 na mga pamilya dito sa Rehiyon 5 and 8 ang apektado ng bagyo. Yan po ay katumbas na naabot sa 43,831 na mga pamilya. Ngayon, nagbabantay po tayo sa isang sama ng panahon. Mahalagang malaman natin ano-ano ba yung mga dapat nating atandaan kapag may bagyo. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nadudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat, be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines, ihanda ang survival kit, alamin ang tropical cyclone warning signals ng PAGASA at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan.